kundi para iligtas tayo mga kaibigan. Now, i-review po natin yung paglalaraw ng Biblia patungkol po sa Antikristong Hayop. Di ba po, naka-attend po tayo nito sa first part 1 ng pag-aaral na ito. So, tingnan po natin uli yung description ng Biblia patungkol sa Antikristong Hayop na ito, na ito ay nagpasimbolo sa Antikristo, mga kaibigan. Revelation 13:1-3, sabi po dyan, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. Pero yung malaking tanong dito, sino ang hayop? At alam po natin na ang hayop na ito ay simbolo po ng Antikristo kasi nga meron po silang marka at meron po silang numero. Ano bang ibig sabihin ng hayop sa hula? Daniel 7:23, ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kaharian. Ibig sabihin, kapag magbasa po tayo ng prophecy, kapag meron pong imension na hayop, yan po ay isang kaharian. So yung mga simbolo po ng hula sa Biblia, kapag makabasa po tayo ng tubig, ibig sabihin ay maraming tao. Gawa-gawa ba natin yan? Hindi, kasi mababasa sa Revelation 17:15. Kapag hangin naman ay digmaan. Kapag hayop, yan ay kaharian, mga kaibigan. So, ang Antikristong hayop, dahil ito ay hayop, isa itong kaharian. At dyan din makikita yung apat na hayop na nag-describe din dyan sa Antikristong hayop na yan. Na-remember nyo po ba yung apat na kaharian na ito? Ano nga po yung kaharian, yung lion na may wings? Babylon. Yung oso na may tatlong tadyang sa kanyang bibig? Anong kaharian yon? Medo-Persia. Yung leopardo na may apat na pakpak? Greece. Very good. At saka yung dragon na nagbigay ng power sa kanila ay ang kaharian ng Rome, mga kaibigan. At yung Rome, meron siyang, yung dragon, meron po siyang ilang sungay? 10 sungay. Anong ibig sabihin din ng sungay? Ito ay? Kaharian. Very good. So, yan po yung simbolo ng mga 10 kaharian ng Roma. At yan po, 7 po niyan ay nandito pa ngayon sa mundo natin. Germany, Switzerland, French, Italy, England, Portugal, and Spanish. So, yan po yung 10 divisions ng Rome. At pero yung 3 niyan ay wala na ngayon kasi nga may kinalaman yung munting sungay na sinasabi dito sa Biblia, mga kaibigan. Tingnan po natin, i-review po natin yung munting sungay na yan. Daniel 7:8, sabi po dito, aking pinagdilidili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ng ibang sungay, isang munti or cube na sungay sa harap ni yaoy, 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. So ano po yung 3 na yon? Yung 3 kaharian na nabunot, Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Yan po yung kabilang sa 10 divisions ng Western Europe. At alam natin, nalaman po natin sa first part ng ating pag-aaral dito na yung Antikristong Hayop at saka yung munting sungay ay pareho po silang dalawa na nagpasimbolo sa Antikristo or sa Antichrist, mga kaibigan. Now, gusto po ni Daniel na malaman yung katotohanan patukul po sa munting sungay na yan. Tingnan natin sa Daniel 7:19-20, sabi ko dyan, sabi ni Daniel dyan, nang magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan. Nais nyo din bang malaman ang katotohanan? Yes. Tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso na nananakmal lumalamuray ni yuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo, so dito po nakita po ni Daniel yung vision na binigay ng Panginoon sa kanya. At sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3.
sa makatwid bagaya o sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama, mga kaibigan. Yan po ay patungkol sa munting sungay na yan. Cute na sungay. At kapag ating itong pag-aaralan, mga kaibigan, posible po na masakit na katotohanan po ito, pero ang katotohanan po ay yun po yung magpapalaya sa atin, mga kaibigan. Merong saying, common saying na ganito, hindi makakasakit sa akin yung mga bagay na hindi ko nalalaman. Totoo ba yun? Halimbawa, for example po, mga kaibigan, ang inyong ugat po ay barado na sa dahil sa daming kolesterol, for example lang. Pwede ba itong magdulot ng masama sa iyong katawan? Yes, pwede kang magkasakit. Tapos, pumunta ka sa doktor para magpa-check up. Tapos, ano yung sinabi ng doktor? Sabi po ng doktor, kung hindi mo babaguhin ang iyong lifestyle, ay, ano mangyayari sa iyo? Magkaka-stroke ka, or magka-atake ka sa puso, or mamamatay ka. Now, good news ba yun or bad news? Bad news. Dahil bad news, magagalit ba kayo sa doktor? Ikaw naman, Doc, eh. Napakasakit naman ang katotohanan na yan. Magagalit ba kayo sa doktor? Anong gagawin nyo? Imbis na magalit, ay magpa? Salamat sa doktor kasi sinabihan tayo ng doktor ng katotohanan. Kahit masakit, Doc, pero dahil doon may chance ka pa na i-change po yung lifestyle. At ganun din dito, mga kaibigan. Kaya kung masaktan po tayo sa katotohanan ngayong gabi, huwag po kayo magalit sa akin. At kung masaktan man kayo, mapapatawad nyo ba ako? No, parang tahimik ka. Mapapatawad nyo ba ako? No, sino po dito yung gusto malaman ang katotohanan? Yan ang sinasabing you accept the reality. Oh, you accept the reality. You accept the truth. Yan daw po. So, dito sa ating seminar, pawang katotohanan lang po. No, Senor, ano kaya itong munting sungay na siya po yung nagbunot, nagpatay sa mga tatlong kaharian na yan, mga kaibigan? Sa Biblia, hindi po direktang pinangalanan, pero binigyan po tayo ng Diyos ng maraming clues para po ating matukoy. So, i-review po natin yung mga clues na ito. First is, kasama sa sampu. Galing po siya sa 10 divisions. Makikita sa Daniel 7:8. Yan po ay sumibol po yung munting sungay na yan pagkatapos ng 476 AD, Daniel 7:24. Munting sungay, ibig sabihin munting kaharian. Binuwal ang tatlo. Ano po yung tatlo na yon? Heruli, Vandals, and Ostrogoths. To continue, number 5, pinamumunuan ng tao, or meron po silang human leader, that's Daniel 7 verse 8. Number 6, kakaiba sa lahat, yan po ay sa verse 24. Nagsasalita ng kapusungan or blasphemy, Daniel 7:25. Now, ano nga pong ibig sabihin ng kapusungan? Kapag inaako ng tao na siya ay Diyos, mga kaibigan. Kapag ginawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos. Pero meron po tayong ibang definition ng kapusungan. Makikita yan sa Luke 5:20 and 21. Now, dito po, mga kaibigan, may pinababa po sila na paralitiko. Yes, mga kaibigan, para pagalingin ni Jesus. At yung ginawa ni Jesus dito, sabi, at pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi sa yung may sakit, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang inyong mga kasalanan. At ang mga iskriba at fariseo ay nangagpasimulang mga katwira na nagsasabi, sino ito na nagsasalita ng kapusungan? Sino ba yung tinutukoy nila dyan? Si Jesus. Sino ang makapagpapatawad ng makasalanan kundi ang Diyos lamang? So dito, mga kaibigan, nakita natin yung another na definition ng kapusungan, at yan ay kapag inako ng isang tao ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Pero nagsalita ba ng kapusungan si Jesus? Hindi, kasi siya po ay Diyos at siya po ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So yun po yung dalawang definition ng blasphemy or kapusungan. Number 8 clue, isa po itong mapang-api na kaharian. Daniel 7:21-25. 9 clue, isiping baguhin ang kautosan ng Diyos. Babaguhin niya po yung kautosan ng Diyos. Daniel 7:25.
Number 10, namamahala sa loob ng 1,260 years. Saan po natin niya makikita? Sa Daniel 7:25. At sabi po sa Revelation 12:14 sa verse 6, may mababasa po tayo doon na time, times and half of a time. Or in Tagalog, panahon, mga panahon at one half na panahon. So, ang panahon, isang panahon ay isang taon. Mga panahon, dalawang taon. One half na panahon, one half taon. So, total of that is 3.5 years. Pero sa hula sa Biblia, ang isang araw sa hula ay katumbas ng isang literal na taon, mga kaibigan. Base sa Ezekiel 4:6, Numbers 14:34. So actually, yung 3.5 years, 3.5 days times 360, that would be 1,260 days, mga kaibigan. Pero yan ay hula, yan ay magiging literal na taon. Okay, so yan po yung number 10. Ngayon, magdagdag po ako ng ika-11 clue. At kayo po mismo yung magtukoy kung ano ba talaga yung Antikristo na yan. Actually, may idagdag po ako dyan na 11 at saka 12 na clue. So, bago ko po ibigay yung ika-11 clue, meron po akong sasabihin dito na dalawang punto. First is sa 1 Timothy 2:4-5, sabi po dyan na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalaman ng katotohanan. Gusto ng Diyos na malaman natin ang katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, mga kaibigan. So, ilan po yung tagapamagitan natin sa Diyos? Isa. Sino po yun? Si Jesus, mga kaibigan. Kasi yung ating pag-aralan natin ngayon ay meron po tayong kilalanin na isang sistema at mayroon po siyang napakaraming tagapamagitan. At another, second point ko po ngayon ay ang katotohanan ay hindi po siya laban sa mga tapat na tao, kundi ang katotohanan po ay laban sa mga kamalian. Kasi yung tutukuyin po natin ngayong gabi ay isang kaharian, pero gusto ko pong sabihin na meron pong kaibahan ang kaharian at sa mga sinserong tao dito. For example po, noong World War II, marami pong milyon-milyon po yung pinatay ni Hitler at siya ay isang German. Ibig sabihin ba yun, kapag nakakita ka ng German, masama na yung German? Hindi, kasi may kaibahan po yung kaharian, yung bansang Germany at saka sa mga tao na nandoon, mga kaibigan. For example, di ba po sinakop po tayo ng mga Japanese. Yung mga Japanese po, sila po, inabuso po nila yung ating bansa. Marami po silang pinatay. Pero kapag makakita po tayo ng Japanese, ibig sabihin ba nun na masama ang mga Japanese? Hindi, mga kaibigan, kasi may kaibahan ang kaharian o ang bansa sa mga tao na kabilang po dito, mga kaibigan. Again, yung tutukuyin po natin dito ay isang kaharian, pero hindi po yung mga taong konektado dito, yung mga sinsirong tao dito, mga kaibigan. Kasi merong kaibahan ang kaharian at ang mga tao nito. So, punta po tayo sa clue number 11. Clue number 11, nalaman po natin dito na yung Antichrist na hayop at saka yung little horn or munting sungay ay pareho po sila nagpasimbolo sa Antikristo. Basahin po natin sa Revelation 13:2, ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So yung dragon po dyan, anong kaharian po yan? Wrong, mga kaibigan. Ang dragon ay simbolo ng kaharian na Roma. So, i-insert po natin dyan. Ibinigay sa kanya, yung Antikristong hayop, ng dragon o yung Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So, mga kaibigan, bawat gobyerno po ay meron po talagang luklukan or seat of government or capital. Yan. For example po, ano po yung capital or ano po yung luklukan ng Philippines? Manila. Very good. Ano po yung capital or luklukan ng USA? Manila pa din. Ano po yun? W po yung unang letter. Wow! Washington, D.C. Now, dito po, ano po yung capital ng Thailand? Wow, very good. Ano po yung capital ng Taiwan? Taipei.
Ah, Taipei. Ano pa ba? Teka na lang. Oh, mamaya na lang. So dito po, ano po yung capital din ng Roman Empire? Ano ba yung kanilang seat of government or luklukan? Ah, ang luklukan po ng Roma ay ang siyudad ng Roma or the city of Rome, di ba po? So, ang city of Rome, yun po yung capital ng Rome. So i-insert po natin dyan. Ibinigay sa kanyang yung antikristong hayop ng dragon or Rome ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan, pangulong siyudad at dakilang kapamahalaan. Yan po ay ang city of Rome, mga kaibigan. Or dyan, Rome. So, atin po yung ilagay sa 11th clue. Itong kaharian na to ay nakabase sa Roma. No, mga kaibigan, dito po, kung atin pong i-combine ang number 3 at number 11, isang munting kaharian na nakabase sa Roma, ano po kaya yan? Anong kaharian na yan? Yung isang munting kaharian na nakabase sa Roma, ano pong sagot niyan? Mga kaibigan, wala na pong iba kundi ang Vatican or Holy See. Pero, huminto muna tayo mga kaibigan. Kasi hindi po ito atake sa ating mga kaibigan na Katoliko. Tayo lang po dito ay tumutukoy sa kaharian at yung sistema ng kaharian na ito. Kasi, hindi po ito patungkol sa masinsirong tao na konektado po nito mga kaibigan. Kasi nga po, yung mga kaibigan natin na Roman Catholics, magkaiba po talaga yung tao kasi nga, yung mga early missionaries sa Asia, sila po ay mga Catholics, mga kaibigan. At yung pinakamaraming institution ng yung anong tawag nun, yung mga ministry, ay mga Roman Catholics. Sila po yung maraming orphanage, sila po yung may marami na home for the aged. Kaya magkaiba po talaga ang kaharian at saka yung mga taong konektado nito, mga kaibigan. At marami din pong Katoliko na hindi sang-ayon sa sistema ng kaharian na yan, mga kaibigan. So, marami pong Katoliko na hindi sang-ayon sa kanilang tradisyon, sa kanilang mga dogmas at turo. At marami pong mga Katoliko ngayon ang nag-aaral at sumusunod sa Biblia. Okay? So, magkaiba po ang kaharian at ang mga tao na konektado po nito, mga kaibigan. Pero ang Vatican ba ay isang kaharian? Oo o hindi? Yes, isa po siyang bansa or kaharian. Dito, meron ngang 174 na mga nations ang may relasyong pandiplomasya sa Vatican. Meron nga tayong ambassador doon sa Vatican, mga kaibigan. So, ang Vatican po ay isang kaharian or isang bansa. Pero tingnan po natin ngayong gabi kung na-fit ba or naayon ba ang Vatican sa 11 clues na ito. Tingnan po natin, mga kaibigan. First is, kasama siya sa sampo. Saan ba natin makikita ang Vatican? Sa Rome. Sa Rome at saka yung Rome part ng Europe, mga kaibigan. So, kasama po siya dyan sa Western Europe. Kasama po siya sa sampo, mga kaibigan, sa Western Europe. Next is, yan ay, sila ay sumibol pagkatapos ng 476 AD. Kasi yun po yung time na nawasak ang Roman Empire at nagkahati po sila. At sumibol po yung Vatican, mga kaibigan, pagkatapos ng 476 AD sa petsa ng 538 AD. Pumasok po ang Vatican. Sabi ni E.G. McKenzie, yung reference po natin dito ay The Catholic Church, page 14. Sabi po nila, AD 538, ang taon kailang ang Ostrogoths ay nawasak. Galing sa usok ng guho ng kanlurang imperyo, Romano, at pagkatapos masira ang tatlong Arianong kaharian. Ano nga po yan? Heruli, Vandals, and Ostrogoths, na ang Papa ng Roma ay lumitaw na nag-iisang pinaka-importanting tao sa kanluran. Ang ulo ng napaka-organisadong iglesia na may maingat na sinalaysay na paniniwala at may malawak na politikal na kapangyarihan, dose-dosenang manunulat ang nagtuturo na ang tunay na natira sa lumang imperyo Romano ay ang Iglesia Romano, mga kaibigan. At tukutin nyo, ang kapangyarihan ng Papa ay naging pinakamataas sa Kristyanismo sa AD 538 dahil sa sulat ng Emperador ng Roma, Justinian, kilala bilang Justinian's Decree, na nagtatag at kumilala sa obispo ng Roma bilang ulo ng lahat ng Iglesia. Tukutin nyo, nagbigay ito sa pagpasya ng political na kapangyarihan. So, meron po silang political power. Civil na kapangyarihan sa civil rights, pati na sa pang-iglesyang kapangyarihan. So, meron po silang political, civil, at
religious na mga power, mga kaibigan, ang sulat na ito ay naging bahagi ng Justinian's Code, ang fundamental na batas ng imperyo at ang taon na si Pope Vigilius ay umakyat sa trono sa ilalim ng proteksyon militar ni Belisarius. Yan po ay nangyari noong 538, AD 538, mga kaibigan. So, na-fit po ang number 2. Punta po tayo sa number 3. Isa po itong munting sungay or munting kaharian. Munting kaharian nga ba talaga ang Vatican? Yes, mga kaibigan, kasi meron lang po itong 44 hectares. Siguro mas malawak pa yung lupain nyo dito. Yan po, meron lang po silang 44 hectares, pero kahit maliit lang po sila na kaharian, meron po silang powerful influence sa mga bansa. Sila po yung mas powerful po sila, mas makapangyarihan po sila kaysa sa USA in terms of influence, mga kaibigan. At sabi ng Encarta Encyclopedia, siyudad ng Vatican, isang independente na estado sa ilalim ng buong kapamahalaan ng Papa ng Iglesia Romana Katolika. Ito ay isang teritoryo sa loob ng Roma, Italia na may lawak na 44 hectares. So, di ba, ano lang talaga siya, munting kaharian, mga kaibigan. Ang pinakamaliit na independenteng bansa sa mundo ay siyudad ng Vatican ay itinatag noong 1929 sa ilalim ng Lateran Treaty. Sabi mo, sister, AD 538, bakit 1929 na yan? Kasi ito po yung nangyari, mga kaibigan. Na-establish po siya, AD 538, pero meron pong nangyari na na-abolish po yung Vatican, mga kaibigan, yung Roman Kingdom. Pero na-establish ulit siya noong 1929. Atin po yung pag-aralan mamaya kung bakit ganun. So ito po, mga kaibigan, munting kaharian. Next ay binuwal ang tatlo. So ano nga po yun? Heruli, Vandals, and Ostrogoths, kasi nga ayaw nila sumunod sa supremasiya ng Papa, kaya nabuwal po sila, mga kaibigan. So check po yung number 4. Number 5, pinamumunuan ng tao or meron po silang human leader. Sino bang yung leader ng Vatican, mga kaibigan? Yes, tama po kayo. So check po yung ating number 5. Number 6, kakaiba sa lahat. Bakit nga ba siya kakaiba? Sabi po dito sa The Church and the Churches 42 and 43, galing sa mga guho ng Imperyo Romano, may dahan-dahang umusbong sa bagong uri ng Estado na ang pinakasentro ay ang Papa. Dahil dito, hindi mapigilan magresulta sa isang posisyon na hindi lang bago, ngunit napaka naiiba sa nakaraan. Bakit nga ba naiiba ang Vatican, mga kaibigan? Kasi ang Vatican lang po ang nag-iisang bansa sa Europa kung saan ang Iglesia po ang namumuno sa pulisiya ng Estado. Iba dito sa Philippines kasi yung ating government ay democracy, di ba po ba? Na yung tinig ng mamamayan, yun po yung kinukonsider. Pero doon, yung church po yung namamahala sa lahat ng policy ng state. Dito sa ating bansa, separate po yung Estado at saka yung church. Pero sa kanila po, yung church po yung namamahala sa lahat ng pulisiya ng Estado. So, kakaiba po talaga sila, mga kaibigan. So, check. Number 6, number 7, nagsasalita sila ng kapusungan. No, ano nga yung dalawang definition ng kapusungan? First is, kapag inaako na isang tao na siya ay Diyos dito sa lupa. At ikalawa, kapag inaako na isang tao na may kapangyarihan siya na magpatawad ng kasalanan. No, tingnan natin, mga kaibigan. Sabi po dito, baka masyak po tayo dito, Encyclical Letters of Pope Leo XIII, 304. Sabi nila, hawak namin dito sa lupa ang lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po tawag niyan? Sabi din po dito sa Eucharistic Meditation. So, yung reference po natin ay galing po sa kanila. Ikaw ay isang pari sa walang hanggan. Sabi ng nag-oordina na obispo, siya ay hindi na tao. Hindi na tao. Ano pala siya? Isang makasalanang anak ni Adan, ngunit isang alter Christos, or ibig sabihin ng alter Christos ay isa pang Kristo. Walang hanggang pari ng pinakamataas. May kapangyarihan sa ibabaw ng makapangyarihan sa lahat. Ano pong tawag yan, mga kaibigan? Kapusungan ba yan? Sabi po dyan, ay alter Christos. Yung ibig sabihin po niyan, yan po yung actual na definition ng Antichrist, other Christ or alter Christos. Sabi din po dito, sa isang news,
Pope extends power to forgive abortion to all Roman Catholic priests. Kasi nga po, meron niyang kapangyarihan yung mga pari na magpatawad ng kasalanan. Sabi naman po dito ng The Catholic National, July 1895, ang Papa ay hindi lamang kumakatawan kay Hesukristo. Ngunit, siya, si Hesukristo mismo, nakatago sa panakip na laman. Payag ba kayo noon, mga kaibigan? At hindi lang po yan. The New York Catechism, galing din po yan sa kanila, mga kaibigan. Siya, ang Papa, ay hindi nagkakamali na tagapamahala. Hindi kailanman nagkakamali. Wala pala siyang kasalanan. Ang supremong huwis ng langit at lupa, ang huwis ng lahat na hinusgahan, hindi ng sinuman, ano po? Diyos mismo sa? Ano pong tawag niyan? Yan po ay? Yes, mga kaibigan, kapusungan po yan. Ito nga pong pinaka-amazing sa lahat kasi meron na pong automatic confession machine. Isa po yung computer kung saan i-type mo lang doon yung kasalanan mo tapos meron ng lalabas na listahan ng mga penances para mapatawad ang iyong kasalanan. At sabi po dito sa reference nila na The Catholic Priest, page 78, maghanap ka kung saan mo gustuhin, sa langit o sa lupa, at makakasumpong ka ng isang nilikha na makakapagpatawad sa kasalanan, na makapagkakalag sa kanya sa talikala ng impyerno. Ang hindi ordinaryong nilikha ay ang pari ng Romano-Katoliko. Now mga kaibigan, kailangan ba talaga natin ng pari para lumapit sa Diyos? Sure? Ha? Sino po nagsabing hindi? Sino po nagsabing kailangan natin? Ha, mga kaibigan? Kailangan po natin ng pari para makalapit po tayo sa Diyos. Sino po yung pari natin? Si Jesus. Siya po yung ating high priest. Diba po sabi natin kanina na si Jesus po yung ating tagapamagitan. Siya lang po at wala nang iba, mga kaibigan. So, si Jesus po sabi po dyan sapagkat may isang Diyos at may isang, ilan po, isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at ang taong si Kristo, Jesus, mga kaibigan. Hindi natin ang, hindi po natin kailangan ng Papa, Santo, Pari para makalapit sa Diyos kasi diretso po tayong makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, mga kaibigan, ni Kristo Jesus. At alam nito, marami na pong mga Catholic friends ngayon na direkta po nilang hinahayag yung kanilang kasalanan kay Jesus. At in-encourage ko din po na ganun po yung gawin ninyo na direkta po tayong magpahayag kay Jesus ng ating kasalanan. Sabi po dyan, kung ipinahayag natin ang ating makasalanan ay tapat at banal siya at tayo patatawarin sa ating makasalanan at ang tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. So ibig sabihin na kapag atin lang ihayag ang ating kasalanan, pangako po niya na tayo ay patatawarin. Pero mga kaibigan, bakit ba sa Jesus lang yung may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan? Bakit ba? Kasi po, siya lang po yung nagbayad ng ating kasalanan. At siya din po yung namatay para sa ating kasalanan, kaya siya po yung may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Yung mga tao po na nag-aako na merong kapangyarihan na nagpatawad ng kasalanan, hindi po yun kasi hindi po nila binayaran yung kasalanan, mga kaibigan. Si Jesus lang po yung may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan kasi siya po yung namatay para sa kasalanan natin, mga kaibigan. Pero, kung nagkasala po tayo sa isa't isa, pwede po tayong magpatawaran. Pero yung overall po na kasalanan natin sa Diyos, yung Diyos lang po sa pamamagitan ni Jesus yung magpapatawad ng ating kasalanan, mga kaibigan. So, check po yung ating number 7. Punta po tayo sa number 8, mapang-api. Mapang-api ba ang Vatican, mga kaibigan, ang sistemang ito? Yes, tingnan po natin sa British historian Edward Leckie wrote, sabi po niya, na ang Iglesia Romana ay nagtagas ng mas marami pang inosenteng dugo kaysa kahit anong institusyon na lumitaw sa sangkatauhan. Ay hindi sasalungatin ng Protestante na may matibay na kaalaman sa istorya. Kung alam lang po natin kung ano yung nangyari sa history, mag-agree po tayo na marami pong pinatay ang sistemang ito, mga kaibigan. Inako po nila na 50 million po yung kanilang napatay na mga tao, mas marami pa, mas higit pa sa namatay noong World War II. At bakit po ba pinapatay nila yung mga tao noon? Kasi nga po, kinakasuhan nila yung mga tao sa krimen na heresy, kung saan kapag hindi tatanggapin ng mga tao yung kanilang tradisyon at dogma, pinapatay po nila, mga kaibigan. At 50 million po na mga faithful Christians, at yan po ay
nangyari noong Dark Ages. Dark Ages kasi wala nang liwanag, kasi yung liwanag na ang Biblia ay sinusunog, kinukuha, at saka pinapatay po yung mga early Christians na, sumusunod sa Biblia, mga kaibigan. Kaya, noong year 2000, si Pope John Paul II mismo ay humingi po siya ng apology or patawad sa buong mundo para sa pinatay ng mga inosenteng dugo ng Church of Rome, mga kaibigan. So, check po yung ating number 7, ay number 8, number 9, iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Tingnan po natin kung check ba sila dito. Decretal de Translat Episcopca, ang Papa ay may kapangyarihang baguhin ang mga panahon na magbasura ng mga batas at mangialam sa lahat ng bagay kahit pa ang mga kautusan ni Kristo. Kaya niyang baguhin ang kautusan ni Kristo. Payag ba kayo nun, mga kaibigan? So, dito po, sa The Converts Catechism of Catholic Doctrine, dito po makikita yung doktrina ng mismong sistema. At yan po, kung meron po kayo niyan, yan po ay question and answer, di ba po? So, sabi po dito, buksan po natin The Converts Catechism yung question, ano ang pangalawang utos? Ang sagot, ang pangalawang utos ay huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Tama ba yan? Tama po yan? Yun po yung second commandment. Yung second commandment po, ayon po sa Biblia mismo, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Inalis po nila yung second commandment na yan. At obvious po na inalis nila kasi yan po, mga kaibigan. Sinasalungot po nito yung kanilang ginagawa. Next question, ano ang araw ng Sabbath? Yung sagot naman nila, Sabado ang araw ng Sabbath. Yun po yung sagot nila. Pero another question, pero bakit natin ipinapangilin ang Linggo sa halip ang Sabado? Yung sagot naman dyan ng Katekisem, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing sa Sabado patungong Linggo. So inako po nila mismo na yun po, Sabado po yung totoong tunay na Sabat, pero pinalitan po, mga kaibigan, patungo sa Linggo. Pero bakit ba papalitan? Sabi naman dito, St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Marahil, ang pinakamabigat na bagay, ang pinakarevolusyonaryong pagbabagong ginawa ng Iglesia ay nangyari sa unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat ay binago. Pero hindi galing sa kahit anong direksyon na galing sa Biblia, parang may problema yung mic. Ngunit, galing sa pakiramdam ng Iglesia na sa sariling kapangyarihan nito. Ang mga tao na nag-iisip na ang kasulatan, dapat ang nag-iisang otoridad, ay sa tamang pag-iisip, dapat maging Seventh-day Adventist at pakabanalin ng Sabado. So, yun po yung sabi ng reference dyan. So, sabi po ng pare na kung gusto nyo talagang sundin yung buong Biblia, kumayo kayo at sumali po kayo sa Seventh-day Adventist. Yun po yung sabi ng pari dyan. So, inako po mismo ng Roman Catholic na binago po nila yung kautusan ng Diyos. So, paano ba nangyari yan? Kinuha po nila, inalis po nila yung second. So, naging 9 na lang. So, para maging 10, hinati po yung 10 sa dalawa. Okay, thou shalt not covet your neighbor's wife and thou shalt not covet your neighbor's yung mga things po, mga kaibigan, into two parts. So, yun po, naging 10 at binago po nila yung fourth commandment. Imbis na Sabado, ginawa po nilang Linggo, mga kaibigan. So, yun po yung sistema na yan. So, check po number 9, number 10 na mahala sa loob ng 1,260 years. So, tingnan po natin to. Sabi dyan na AD 538, yan po nagsimula na establish ang Rome, ang Church of Rome, mga kaibigan. At kapag mag-add po tayo ng 1,260 years from 538, that would be 1798. Ano bang nangyari sa 1798, mga kaibigan? Tingnan po natin yung answer sa History, the Encyclopedia Americana 1941 edition. Sa 1798 siya, si Berthier po ay isang general ni Napoleon. Nakapasok sa Roma at ano nangyari? Ibinasura ang gobyerno ng Papa at itinatag ang isang secular. So, hinuli po nila yung Papa at ano pong nangyari doon ay kanila pong din-exile yung Papa. So parang na-stop po yung Church of Rome po noon, mga kaibigan. Yan po yung nangyari pagkatapos ng 1798. So that's exactly fulfillment, katuparan ng 1,260
60 years. So check po yung ating number 10. Punta po tayo sa number 11, nakabase sa Roma, Revelation 13:2, at binigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So that is in Rome. Sabi po dito, Labianca, Professor of History at the University of Rome mismo, sa pagsalit-salita ng mga Caesar, dumating ang pagsalit-salita ng mga Papa sa Roma. Nang iniwan ni Constantine ang Roma, so dumating po yung panahon na iniwan ni Constantine yung Rome, pumunta po siya sa ibang lugar, yung sa Constantinople, at kahit dahil wala ng leader doon, binigay niya po yung posisyon sa Papa, mga kaibigan. So, ibinigay niya ang kanyang luklukan or seat of government sa Papa. So, yan pong, yung Roma dyan, yan pong nagsimbolo sa dragon or Roma, kaibigan. So, check po yung ating number 11. So, ibig sabihin po na yung Vatican po ay check po sa lahat ng clues na ito, mga kaibigan. Pero, tayo po ay tumutukoy sa isang sistema ng kaharian, hindi po sa mga sinsirong tao na kabilang po dito, mga kaibigan. So, balikan po natin, 8538 plus 1260 years, that is 1798. Sinasabi po na Revelation 13:3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikinamamatay. Sabi ng hula na masusugatan daw po ang Antikristo. So, yan po nangyari noong 1798 na hinuli po yung Papa at yun po, gin-exile ni Berthier. Pero, meron pong hula sa Biblia na gagaling uli ang kanyang sugat. Paano ba nangyari yan? Napakagandang pag-aralan ang Biblia kasi na gumaling po yung kanyang sugat noong 1929. Kasi ano bang nangyari noong 1929? Di ba na-exile po yung Papa? So, wala na pong Church of Rome. Pero dito, ang panong ng Roma ngayong gabi ay isa na lamang bagay na nakaraan at ang Vatican ay may kapayapaan na sa Italy. So wala na pong war noong time na yun at friends na po sila sa buong Europa. Sa paglagay ng kanilang perma sa memorabling dokumento, so meron po sa agreement, itong sinasabi nito ng Roman Pact, na nagpapagaling sa sugat, matinding katapatan ng loob ang ipinakita ng bawat partido. So bakit po ba gumaling yung sugat na sabi sa Biblia? Kasi nga, bumalik na po yung kapangyarihan ng Roma, mga kaibigan. Kailan po yan? Noong 1929 at katuparan po ng hula ng Biblia, ang kanyang sugat na ikimamatay ay gumaling. At hanggang ngayon ay gumaling pa rin yung kanyang sugat kasi nga, yung mga pinuno sa buong mundo ay pumupunta po sa Vatican para sa spiritual advice at governmental advice. So yan po sila po. Ang Vatican po yung pinakamakapangyarihan na bansa in terms of influence, mga kaibigan. At ano din po, mayaman din po sila, marami po silang resources at wealth. So nalaman po natin na ang hayop, yung antikristong hayop o yung antikristo, yan po ay isang kaharian o bansa. At natukoy po natin yung kaharian na yan po ay ang Vatican Kingdom, mga kaibigan. Pero again, tinutukoy po natin dito yung sistema ng kaharian nito, hindi po yung mga sinserong tao na konektado nito, mga kaibigan. So yung picture na yan po ay nakatingin po kayo sa isang malaking solar wheel or yung parang gulong solar wheel. Yan po yung solar wheel. Meron po yung 8 spokes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solar wheel, at sa gitna po ng solar wheel, mga kaibigan, ay dyan po yung tinatawag na pole na obelisk. Obelisk. At sa tuktok po ng obelisk, meron po dyang pyramid. Yung obelisk na yan, mga kaibigan, ay dyan po yung mismong obelisk na galing sa Hierapolis, Egypt. Yung obelisk na yan sa Hierapolis, Egypt, yan po yung mismong ginagamit ng mga Egyptians noon sa pagsamba sa araw sa Linggo. Pero bakit nandyan yan? Gin-transfer po dyan, mga kaibigan. Yan po ay ginagamit sa pagsamba sa araw. Bakit siya nandyan, mga kaibigan? At ano naman po yung number na 666? Yan po yung ating number 12. Clue, mga kaibigan, malapit na po tayo. Tingnan natin yung reference dyan sa Revelation 13:18. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang na isang tao at ang kanyang bilang ay 600 at 666. Pero again, mga kaibigan, ang tanda ng hayop ay hindi 666. Kasi merong iba na, ano ba yung mark of the beast? Sabi ng iba na 666. Hindi po yung tama, mga kaibigan. Kasi ang 666 ay ang
bilang ng hayop, hindi po tanda. Magkaiba po yung tanda. Yung tanda atin po yung pag-aralan bukas. Pero dito, ang 666 ay bilang ng hayop. Dito, yung mark at saka number, magkaiba po mga kaibigan. Okay, to continue. So, yan po, nakikita ni po dyan, yan po ay isang picture ng libingan ni Pope Sixtus. Actually, meron pong limang papa sa istorya ng Roma na ang pangalan ay Sixtus. Meaning, anong meaning ng Sixtus? Six. Okay. At nakita po natin na napaka-elaborate po ng design ng kanyang libingan. Pero mag-close up look po tayo sa kanyang corona. Sa kanyang corona po ay meron po tayong makikita dyan na anim na entwining serpents. At sa taas po ng corona yan, meron pong occult na pyramid. Yan, occult pyramid mga kaibigan. Ano nga yung simbolo ng serpent sa Biblia? Yung ahas? Yes, mga kaibigan. At bakit po merong six na ahas sa corona ng Papa na ang pangalan ay six? Kasi nga po mga kaibigan, ang number na 666 ay isa po siyang sagradong numero sa mga ancient religion, sa mga sinaunang relihiyon ng mundo. Yan po, example po niyan ay isa po itong solar coins. Diyan po, makikita natin diyan yung sun at saka moon. At nakasulat din po diyan, solis and lun, or sun and the moon. And sa likuran po ng coins na ito, yung solar coins, meron po diyan parang mga chart or diagram. At meron po yung mga numbers. Para hindi na po tayo mahirapan, ito po yun, mga numbers. Kapag itotal po natin yan, yung, meron po siyang ilang columns? Six columns. Kapag itotal po natin yan, yung each side, that would be 111. This side naman, 111. At kung diagonal, 111 din. 111 times 6 equals? 666. Pero hindi nyo na po kailangan magbilang kasi nga, yung sagot niyan ay nandyan na po sa ibaba, mga kaibigan. 6. Ay, yan po pala. 666. Kasi nga po, ang 666 ay sagradong numero ng mga sinaunang relihiyon. At yan po ay konektado sa pagsamba sa araw, mga kaibigan. Itong statwa na to, statue ng isang babae, ay makikita po ito sa Rome, sa Vatican City. At makikita po natin na sa kanyang paa ay tinapaka niya po yung earth. Ibig sabihin yung dominance niya. At ano po yung akay-akay niya? I-close up po natin. Ano po yung akay-akay niya dyan? Araw, mga kaibigan. That's the sun. At marami, kung pupunta po kayo sa Vatican, marami po kayong makikita doon na mga statues, mga simbolo patungkol sa araw, mga kaibigan. Kasi nga, na-influensyan po ang Iglesia ng Roma sa paganong pagsamba ng araw, mga kaibigan. Kanilang din-change ang Sabado patungo sa Linggo. Revelation 13:18, dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya ay bilang na isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So yan po, bilang na isang tao, bilang ng hayop, at sabi sa Revelation 13:17, bilang ng kanyang pangalan. So yan po yung tatlo. Kung atin po yung i-combine, ang bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. Meron bang tao na namumuno sa hayop? Tao na namumuno sa kaharian? Meron ba? Yes, meron po. Wala na pong iba kundi ang Pope, mga kaibigan. Meron po siyang official na pangalan. Yung pangalan po niya, sabi dito sa Our Sunday Visitor, April 18, 1915, ang mga titik sa mitre ng Papa ay Vicarius Filii Dei na Latin ng kahalili ng anak ng Diyos. So, anong take note po of the word kahalili or ibig sabihin sa dictionary, yung word na anti or antichrist, ibig po sabihin dyan ay substitution or substitute or kahalili ng anak ng Diyos or substitute ni Jesus Christ. Diba po? Kaya lang, kung atin po yung itotal ang kanyang pangalan, di ba sabi po dyan bilangin yung bilang ng pangalan ng tao na namuno ng hayop. Kung itotal po yan, yan po ay 666. At marami na pong taong nakadiskubre na sa mitre na yan, yung pangalan na Vicarius Filii Dei, 666, kaya hindi po nila palagi na sinusuot yung mitre na yan. Pero kapag meron po silang bagong koronahan na po, ay isusuot ulit nila yung mitre na yan na meron pong opisyal na titulo na Vicarius Filii Dei. So sabi po dyan,
yung may karunungan ay bilangin para maging 666 mga kaibigan. Pero bago muna yan, mag-review po muna tayo sa ating mga lesson sa math. Sa Rome po, meron pong numerical value yung kanilang mga letra. Yan ay isang orasan, wala po siyang bilang, pero alam natin na yan po ay meron pong numbers. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, di ba po? So, yan po sa Rome. Paano po natin basahin to? Museum kasi sa Rome po, yung letter U ay equivalent din po yun sa letter V in Latin. So, ngayon mag-review po muna tayo. So, math review kung ano ba yung equivalent ng mga letters. So, ano po yung equivalent sa Roman numeral na L? Ha? Wow, ang galing. Eh, letter C? 100. Letter D? Ang galing ah. Letter I? Ah? Okay, so tingnan po natin ito. The Pope, Vicarius Filii Dei. Yan po yung kanyang numero. V is 5, I is? C is 100, AR, wala po yung value, I is equals 1, U is 5, S is 0, Filii, F is 0, I 1, L 50, I 1, then D, 500, E, O, I 1. 112 plus 53 plus 501 equals? Wow, ang bilis yung magbilang ah! Ang sagot ay 666 mga kaibigan. At yan po yung numero ng araw. Baka isipin nyo, hala, itutol ko nga yung pangalan ko, baka 666 din yung pangalan ko, baka ako nga Antikristo. Mga kaibigan, meron po tayong mga clues, di ba? 11 clues, dapat ma-fit po yun yung Antikristo, kaya hindi po pwede na kayo maging Antikristo, mga kaibigan. Kasi, yung 666, mga kaibigan, ayan po ay sagradong numero ng paganismo, mga kaibigan. Yan po ay 666. So, yan po yung 12 clues. So, para pong, mga kaibigan, para pong matukoy po natin ang Antikristo, para pong nagbigay ang Diyos ng kompletong address. Para matukoy po natin talaga ang Antikristo. For example, kung sabihin po ninyo na, okay, hanapin ninyo ang bahay ni Jenny. Tapos sabihin, yung address po ay Baras Rizal. Makikita nyo kaya yung bahay niya kapag yung address Baras Rizal lang? Kapag sabihin naman na Pinugay Baras Rizal, makikita nyo kaya? Ang laki ng Pinugay, no? Oh, kapag sabihin nyo na sa Southville 9 yung bahay niya, Pinugay Baras Rizal, makikita nyo kaya? De, pero kung sasabihin na Block 14, Lot 45, Phase 1, makikita nyo ba? Yes, yun din po yung ginawa ng Panginoon dito. Siya po ay nagbigay pa ng bilang, yung kumpletong address para po matukoy natin ang Antikristo, mga kaibigan. Sabi po dito ni Cardinal Joseph Ratzinger, siya po yung si Pope Benedict XVI yung nag-retire. Sabi po niya dito, ang Iglesia Romana Katolika ay mas matalino pa sa Biblia. Payag ba kayo nun? Ang salita ng Diyos. At may kakayahang salungatin ito. Kaya pala na binabago po nila ito, mga kaibigan. Pero ano ba yung sabi ng Biblia? Ang kabuuan ng iyong salita, yung whole Bible ay katotohanan. At kailanman hindi po ito magbabago at maglalagi po ito magpakailanman. Kaya kailangan po natin pumili. Ano ba yung ating magiging guide or patnubay sa ating buhay? Ang Biblia ba o yung tradisyon ng tao, mga kaibigan? In-encourage ko po kayo na kahit kayo ay Protestant, Catholic, or Iglesia, or kahit ano po yung inyong religion, born again, in-encourage ko po kayo na ang Biblia po dapat yung ating guide sa ating buhay. At dapat si Jesus lang po yung ating leader sa buhay natin, mga kaibigan. Sabi sa Job 5:17-18, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway na makapangyarihan sa lahat. So siguro po, ma-feel po natin ngayon nga, sinusuway ng Diyos ang aking paniniwala. Pero, yung katotohanan po yung magpapalaya sa atin sa lahat ng mga kasinungalingan ng Diablo, mga kaibigan. If ikaw ay Katoliko, in-encourage ko po kayo na mag-confess ko po kayo ng iyong kasalanan kay Jesus directa. At si Jesus po ay nangako na tayo ay patatawarin niya. Sabi po dito ni Jesus, sapagkat siya ay ang Diyos, sumusugat at nagtatapal. Nasugatan ba kayo ngayon sa inyong puso, mga kaibigan? Nasaktan ba kayo sa katotohanan ngayon? Ano pong sabi ni Jesus dito? Siya ay sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Kung nasaktan po tayo ngayong gabi, sabi po ni Jesus na pagagalingin po tayo niya, mga kaibigan. John 8:32.
at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pero hindi po ito magpapalaya sa atin kung hindi po natin susundin. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa inyo, mga kaibigan. Ako po, gusto ko pong sundin ang katotohanan lamang. Kayo po, mga kaibigan, gusto nyo ba din sundin ang katotohanan lamang? Pwede ba ipakita sa pagtaas ng ating kamay? Amen, mga kaibigan. Gusto po natin na mabuhay sa katotohanan lamang. Kaya ngayong gabi, may pag-asa para sa iyo ang Antikristo, 666 ang numero. May pag-asa para sa iyo, katotohanan at tradisyon pinaghalo. May pag-asa para sa iyo, posisyon ni Kristo ay kanyang inaako. Ngunit may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo na nangungumpisa diretsyo sa Diyos lamang. Binayaran ni Kristo iyong kasalanan, lumuhod magdasal sa kanyang harapan. So, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Para sa ating pagtatapos, tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang My Hope is Built on Nothing Less. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Bukas po, that is 7:30. Maging on time po tayo, 7:30. The seal of God and the mark of the beast. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpatnubay po sa amin, sa aming pag-aaral ngayong gabi, patungkol po sa ating